nakabuo ako ng... Hey guys, welcome back to my channel. So, sabi ko last time, i-update ko kayo kung magkano yung maiipon ko pambayad ng tuition fee galing sa pag-work ko. Dahil naka-schedule break na ako ngayon, so mula ng September hanggang November, nakapag-work ako ng full-time. At masasagot na natin yung question na kaya bang maipon yung pambayad sa next semester galing sa pag-work ng full-time tuwing schedule break. Sa mga nagtatanong kung tuwing kailan ba pwede mag-schedule break, so kapag nakadalawang consecutive na semester ka na, pwede ka na mag-apply ng scheduled break. Dahil nakadalawang semester na nga ako, nag-start ako nung winter, and then nag-intake ako ng summer. So, nakadalawang semester ako, kaya nakapag-apply ako ng scheduled break ngayong fall. Dapat talaga sa December ko pa kayo i-update para kasama sana yung sahod ng December. Pero nag-update na yung student account ko, and nagre-reflect na dun yung tuition fee na kailangan bayaran para sa winter semester. So, kailangan ko nang i-cut dito yung aking pag-iipon kasi kailangan ko na magbayad. Start yung break ko parang mga bandang end na ng August. Tapos, nag-start ako mag-work full-time nung September. So, yung pag-iipon ko nagsimula ng September, October, November, and hindi na pala kasama yung December. So, tatlong buwan. Sa pagtatrabaho ko ng 3 months, nakaipon ako ng $4,000. So, labas na dyan yung rent, pagkain, or kahit anong expenses pa yung ginawa ko for the past 3 months. Basta yung nilaan ko na pera para sa tuition fee, yan yung natira. Pero, magkano ba yung total tuition fee ko for the winter semester? 8,400 mahigit yung tuition fee ko para sa semester na yon. Sa mga nakalipas na months, naipon yung 50% ng tuition fee ko. By the way, yung 4,000 nga pala na yon ay galing lang sa isang trabaho, so hindi ako nag-double job. So kung nagawa mabuo yung 50% ng tuition fee, kung kakayod ka magdo-double job, possible na mabuo mo yung pambayad ng tuition fee. Kaya karamihan sa mga international students dito, nagdo-double job sila, lalo na yung mga walang kasamang OWP, hindi nila kasama yung husband nila or yung wife nila. Sila lang talaga mag-isa. Tapos isa na rin yung mga international students sila pero meron silang binubuhay na pamilya sa Pilipinas. So kailangan talaga nilang doble kayod. Hindi ako nag-double job kasi binigyan ko ng time din yung pag-vlog. Tapos gusto ko rin naman makapag-enjoy. Ngayon, saan ko kukunin yung another 50% para mabuo ko yung pambayad dun sa tuition fee ko? Kukunin ko siya galing sa inyong mga nanonood. Kung mapapansin nyo mula nung nag-break ako, September, October, sunod-sunod yung mga uploads ko. Minsan araw-araw. Kaya sunod-sunod yung mga uploads ko kasi dun manggagaling yung ibang pambayad ng tuition fee ko. Sa lahat ng mga in-uploads ko mula noong September, nakabuo ako ng 163,000. Galing yan sa social media, lahat ng social media accounts ko na nag-upload ako ng videos na pinapanood nyo. So basically, pinag-aral nyo ako guys. So isa-isa mga nagpa-aral sa akin, maraming rams. Sobrang di ko yung na-expect na magagaling pa sa social media yung pamabayad ko ng school. Yung 163,000 pesos na yun kapag kinonvert siya sa Canadian dollars, parang nasa 3,800 siya. Halos dikit lang siya dun sa naipon ko sa pagkatrabaho. So para naging trabaho ko na rin talaga yung pag-upload ng mga videos. So kahit papaano nabawasan yung bayarin ng magulang ko sa pagpapaaral sa akin dito. Kaya sobrang grateful ako sa mga nanonood ng videos ko kahit maraming apples sa comments minsan. Salamat pa rin kasi may ambag kayo dun sa tuition fee ko. Anyway, yung sagot dun sa question, kaya ba siya maipon? Yes, kung magdo-double job ka at magiging sobrang matipid ka. Tapos kung yung renta mo hindi ganun kataas yung monthly, and then kung kasama mo yung OWP mo, kung kasama mo yung husband or wife mo, kaya siyang maipon. And then kung kahit papaano may nagsusupport sa mga daily expenses mo, galing sa parents mo, allowance mo. So sa mga ganung condition, possible na maipon mo siya. Pero kung ikaw ay mag-isa lang, talagang ikaw yung magsusupport ng renta mo, pagkain mo, wala ka talagang other income, tapos isa lang yung trabaho mo, hindi ka nag-double job. So kung nasa mga ganung sitwasyon ka, may chance na hindi mo talaga mabuo yung pambayad mo para sa next semester. Kaya i-take nyo na rin talaga yung advantage na makapag-work na maraming oras mula ngayong November hanggang December 31, 2023. Habang pwede pang mag-work ng more than 20 hours yung international students. As long as di nyo napapabayaan yung school nyo, kahit lang talaga ng kayod hanggang makagraduate. Alam nyo ba na 4 years na ako nagwa-vlog, gumagawa ng videos. Dati pa nga mga beauty contents yung ginagawa ko. Actually, malapit na nga mag 5 years pala sa April. So, sa lahat ng years na yon wala naman akong kinikita. Pero tuloy-tuloy lang ako nag-upload ng videos. Kasi gusto ko talaga yun, guys. Gusto kong gumagawa ng videos. So, ang tagal-tagal ko nagba-vlog, 4 years mahigit. Ngayon lang talaga ako kumikita sa mga videos ko. Buti na lang hindi ako sumuko kasi kung hindi, kulang yung pambayad ko ng tuition fee. Sobrang laki yung tulong sa akin kaya isasama ko talaga kayo sa prayers ko gabi-gabi. Lapit na rin pala ako mag 10,000 subscribers sa YouTube. Please mag-subscribe na kayo sa channel ko. Nag-iisip ako ng ibang way kung paano ako makakapag-give back sa inyo. Siguro abangan nyo na lang yun ng mga bandang Christmas or New Year. So,
Basta i-update ko na lang kayo sa video. That's it for today, guys. See you on my next vlog. Bye!